Muli isang mapagpalang araw mga kaibigan, narito pa rin tayo sa Spiritual Dialogue with Father Don De Castro. Dito pa rin sa Cariana Community, ang munting bayan ng Diyos. Bago po si Father na ito si Sister Tachi. Magandang araw po sa inyong lahat. Father? Kumusta kayong lahat? Nag-iisip po ng mga bagay-bagay na nakukonsume. Hindi naman. Ako. Gusto ko lamang parang katulad sa akin, marami yung nagtatanong at ano ba ang katotohanan na dapat naming maunawaan tungkol sa nangyayari sa judicial systems, ano itong sanctuary na binanggit ninyo, at marami pang bagay. Pwede po bang pagpatuloy niyong paliwanag po? Mag-aunawa kami. Yeah. So we're basing everything dun sa sinabi nga ni Christ, to render to God what is God, and to Caesar what is Caesar. Ibig sabihin, ang batas ng Diyos is always okay. Kaya dapat sundan natin, no question, etc. like that. Ang batas ng tao, most of them is okay kasi it's based on natural law. So halimbawa, ang batas ng Pilipinas is based on Roman law, which is very close to natural law. Kaya maganda, di ba? So, in general, sabi ni Christ, pag ang batas ng tao ay okay naman, sundan nyo. So, halimbawa, when the Jewish people, government, was imposing taxes, Christ paid his tax and the apostles paid their taxes. Okay kasi yun. It's a just law. Ibig sabihin, dapat magbayad ka ng tax. Para yung gobyerno can work for the common good, you have to pay your tax talaga. Opo. Ngayon, kung merong unjust law, like in communist countries, you can practice yung sanctuary, magtago ka. So halimbawa, sa England before, it was a crime to become a Catholic priest. Bakit po? Kasi Protestant sila, Protestante, Anglican, di ba? Pinapatay nila ng tampare. In which case, maaari ka magtago ng pare. Okay. That makes sense. Okay yan. Kasi nga, the law is unjust. Biro mo, just because you're a priest, maaari ka nang patayin. Just because you're a priest. So, maaari ka magtago. So, unjust yun. No? And you cannot go and use the judicial system of England because it is unjust talaga that there was a law to kill priests. Just because they are priests. Yeah, no? So sa Pilipinas, may judicial system din tayo. Opo. At ngayon, ang labanan ngayon ay meron nga daw extrajudicial killing. Ngayon, yung extrajudicial killing can fall under several categories. It could be an unjust killing like the killing of the priest. It could be. Except dun sa England that time, walang batas in which you can complain. Oy, bakit mo pinapatay yung pare? You cannot bring anybody to court for killing a priest. Because that was the order of the king. And that's the order of the courts. Yun talagang order nila. Kaya you cannot challenge it. But dito sa Pilipinas, you can challenge it. In fact, they're doing it, isn't it, Father? Yeah, in other words. They're challenging everything that's being said. Yeah. If you kill a drug addict, if you kill anybody, in fact, you can bring the case to court. So you should bring it to court because that's the normal thing. And that's what Christ says, to render to Caesar what is Caesar. Di ba? Ngayon, yung sinasabi ng mga obispo nga is, meron tayong batas pero huwag niyong pansinin yung batas, which is wrong. Eh, pali nga po yan. Because it's talagang not to render to Caesar what is Caesar, which is against the teaching of Christ. Opo. Di ba? Kaya, in effect, mali yung kanilang advice talaga. It's practically treason because you're going against an established law that exists. What did you say? That
kung gusto tulungan, didali mo sa court at ibigay mo ng abogado. Tulungan mo. Dali mo sa court, di ba? Pera ko. Sige. Pero hindi kailang, parang, ano? Parang you're trying to escape from the law. If to, yeah. If truly yung tao ay guilty, tinago mo to escape from the law. Yeah, in other words, if somebody goes to a church and goes to a bishop and asks for sanctuary, yung bishop ang magdala sa court at siya magbayad to defend. Kumuha siya ng lawyer, etc. Like parang that. Tutulungan mo kasi sa tingin mo, inosente siya. Hindi, sige. Kung inosente. Mm. Kasi kung guilty, bakit mo itatago? Eh, kasalanan nga rin sa batas yung ikaw ay nagtatago ng kriminal. Eh, hindi lang yun. Labag yun sa turo ng simbahan. No, yun ang importante. Di ba? Mm. Dapat ang criminal, pinapalitan mo. You improve them. Mm. You reform them. You don't keep them and let them just go on like that unrepentant. Ba? Eh, pag namatay yan, diretso yan sa impyerno. Mm. Ang kaso, yung sabi ng iba, hindi nagkakaroon ng opportunity na mabagong buhay kung right there and then ay pwede mong sabi natin patayin ang isang victim ng anumang ano. Wala akong pagkakataong mabago sarili kung merong extrajudicial killing na sinasabi. Yan ay pinag-usapan na natin, di ba? Yung one of the defects ka ng mga obispo. Kasi nga, yung mga obispo ngayon, they're brave enough to suggest yung sanctuary to protect talaga mga people, no? Mga even mga criminal. Kasi nga si Pope Francis wants to abolish capital punishment. Siya din. Yeah. Kaya nga papalitan niya yung catechism eh. Tatanggalin niya ang capital punishment. Now, capital punishment is a teaching of the Catholic Church. Nasa catechism yan. Turo yan ni San Pablo. Yan daw ay isang poder na binigay ng Diyos sa mga head of state. Dinefend yan, pinaliwanag yan ni St. Augustine at ni St. Thomas of Aquinas. So talagang turo ng Simbahan Katolika. Bakit mo papalitan? Now, based on that, itong sanctuary is based on that. Kasi sabi mo nga, mga drug addict yun eh, bawal patayin ka agad yung drug addict eh, hindi ba? Mm-hmm. Yung capital punishment, ang turo ng Panginoon Diyos is kung yung head of state, wala siyang solution for the common good, kasi mahalaga yung common good eh. Uh-huh. Yung science of politics, opo. Politician ka ba, Lodi? Hindi po. Wala ka bang ambisyon? Wala po. Pero the science of politics is the science of the common good. Kaya dapat tulungan mo yung common good. Common good. Yun ang pinakalayunin. Pinakalayunin. Kaputihan ng mas marami. Yung pinakamarami. Pinakamarami. Okay. At sino man ang gustong sumira sa common good, maaari mong patayin. Kasi nga, sisirain yung common good eh. Opo. In other words, kung merong 10,000 people at may sisira sa kanila na isang tao lamang, ang capital punishment is, patay mo na yung isa. Eliminate na lang. Eliminate na yun. Yun ang state. State, yun ang capital punishment. Poder ng state na bigay ng Panginoon Diyos sa mga head of state. Bigay yan ng Panginoon Diyos. Hindi ang gawa ng tao. Okay. Bigay ng Panginoon Diyos. So, ang Simbahan Katolika na pinag-usapan na natin, meron lunas pa dyan. Which is to teach the person repentance. Oo nga. At sabi mo nga sa iyo, yung mga drug addict, ang daling gabutin yan. Ang dali. Repentance. Turuan mo ng repentance, lagay mo sa isang lugar where they can repent, cured yan. Ang kaso, ang sitwasyon nga po, hindi ho nagkakaroon ng pagkakataon yung mga victim, yung mga drug addict, na magkaroon ng
panahong makapagbago dahil doon sa oras na sila nahuli, ay sinasabing lumalaban at kaya pinapatay sila. Di wala na opportunity. Kaninong kasalanan yun? Kanino po? Kung talagang lumaban, self-defense, kasalanan ng drug addict. Pero kung wala naman, kasalanan ng police. Pero ang pagiging drug addict. Yun. Kanino kasalanan? Kanino kasalanan? Pagiging naging drug addict yun? Aba, ay naku, malaking usapin po yun. Dahil yun nga ho ang dapat natin lunasan eh. Ayun. Yung pagiging drug addict ng mga Pilipino, saan nagsimula? At sino nga nang dapat managod dyan sa ating lipunan na sinira ang mga kabataan? Yun ang dapat nilang kunin eh. Sigurutin. Ang dahilan nga ay sapagkat yung obispo, siya mga pangapare, hindi sila tinuruan kung paano mamuhay ng tama. That's good. Tama nga. Kaya tapos, sa kasalanan nila. Pumasok sila sa drug addiction. Free will yun. Yeah, minsan yung personal na itatanong, bakit na nagkakagulo tayo? Hindi ba ang simbahan eh, ang tungkulin yan at ang layunin ay upang turuan ng mga tao sa tamang pamumuhay batay sa turo ng Kristo? At ang pamahalaan naman ay ang pag-aalaga sa pangkaraniwang gawain ng tao ng pagkain, bahay, pang-physical po ba? Pero hindi ho ganun ang nangyayari ngayon. Ganun nga. At maaaring mo rin tanungin, at sabihin ng mga pare at obispo, tinuruan naman namin ng tama, pero hindi kami sinunod. Yun ang issue ngayon. Tinuruan ba o hindi? Okay, malaking issue ngayon eh. Kasi may tinuruan, hindi ko man naintindihan turo nyo. Mabali ang pamamaraan ng turo. Sapagkat kung tama ang pamamaraan ng pagturo, tatagal siya sa puso at isip. Tama. Yun ang sinasabi natin. Ano ngayon ang tamang pamamaraan ng pagtuturo upang mabago ang tao? Ganun. Yun ang pinag-uusapan natin. Opo. Anong tamang para ng pagturo para sa mga obispo at mga pare? At anong tamang paraan upang matuto yung mga nakikinig? Di ba yun ang pinag-uusapan natin? Opo. Noon po na banggit ko na sinabi ni Krishna na bago pumalaot, bago mangaral ang mga disiplo, hintayin muna ang banal na Espiritu Santo. At marahil nga yung pagkaraan na siya maturuan ng Panginoon sa Kristo sa kanyang mga aral, ang dapat ima sa isip at puso, at iyon ang ipaunawa sa mga tao. Ganun nga. Pero medyo malalim yan yung Espiritu Santo. No? Kasi karamihan ng tao, akala nila na sa kanila na Espiritu Santo, especially mga charismatics, etc. like that, ano? Ang bigay nating mas simpleng sagot ay ganito. Bakit mukhang hindi tama ang tinuturo ng mga obispo at yung mga pare? Parang hindi tama. Opo. So we're not accusing them directly. Sinasabi natin, baka mukhang hindi tama. Opo. Ang sagot natin ay sapagkat dapat ang ituro nila ay ang turo ng simbahan katolika. Di ba? Mga turo ng simbahan katolika. Opo. Ang tanong ko ngayon ay, do they have the four visible signs ng turo, ng tunay na simbahan katolika that we recite in the Nicene Creed? Yung one, holy, Catholic, apostolic. Do our bishops and priests have those four signs? Kasi kung wala, they cannot teach Catholic doctrines. So we're back to zero. Yeah, hindi pwede. Eh, hindi Catholic ko eh. Malaking problema na. Yun po ba yung mabigat pag-aralan yung four signs ng Catholic Church? Hindi, madaling malaman yun. It takes time, pero madaling ituro kasi in 10 minutes, maaaring ituro sa inyo. Si Christ used to preach that in just one morning or one afternoon. Madali. Kaya walang dahilan bakit hindi nila tinuturo ng tama. Eh kung may magtanong, paano kapaliwanag yung simpleng turo ng four visible signs ng Catholic Church? Paano po ang paliwanag?
Eh, sabi mo nga, Lodi, nasa catechism naman yan, especially sa catechism ni Pope Benedict XVI, kung saan niya pinaliwanag yung Apostles' Creed. At merong parte roon, it's only the last part, na hindi mo kailangan basahin yung buo. Yung last part lang, I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. At doon nga po mga kaibigan, sa Catechism of the Catholic Church na nagkaroon ho ng hindi man interpretasyon, kundi pinasimplian ho ni Pope Benedict XVI. At yun ho naman ay isinatagalog ho nitong Kariana Lay Monastic Community. Kaya kung mababasa po ninyo ay unawang-unawa po ninyo. At palagi ko po yung maunawaan natin ng four visible signs kung talagang pagtutunan natin ng pansin. Father, sorry but wala na ho tayong panahon. Sa susunod ay siguro ibigyan pa natin ng pansin upang hindi kong magkaligaw-ligaw ang aming paniniwala sa pananampalataya kung maliwanag at naunawaan namin yung Catechism of the Catholic Church na simpleng ginawa ni Pope Benedict XVI. Meron doon ba kayong message na sasabihin bago tayo magtapos, Father? Wala pa naman. Siguro pagpatuloy na lang natin next time. Opo. Ito yung mga kamalian ng ating obispo at ituro natin yung mga tamang turo ng katekismo natin. Kaya inaasahan po namin na inyong pagsubaybay. Yung pasigan na ni, malimo namin na tayo at magkaroon ng kapayapaan na ating isipan tungo sa pagkaunawa sa tunay na pananampalatayang Katolika. Maraming maraming salamat. Dito pa rin tayo sa Kariana Lay Monastic Community, ang munting bayan ng Diyos. Salamat po. Hosanna, Hosanna.